Yon. So, what's up, Epech Fam? Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Juan Ramirez ng Buhay Flower Horn, ang maghatid sa inyo ng dagdag kaalaman tungkol sa mga alaga nating flower horn, mga importanteng bagay, ang tatalakayin natin linggo-linggo, na tiyak kong kapupulutan nyo ng aral at magiging kapaki-pakinabang sa inyo bilang isang flower horn fish keeper. At ngayon naman, ang ating tatalakayin ay walang iba kundi ang isa sa pinaka-importanteng bagay o accessories na makakatulong sa atin ng malaki sa pag-aalaga ng mga isda natin. At ito ay walang iba kundi ang aquarium heater. Aquarium heater, mga lodi, no? Pag-uusapan natin ngayon ang importansya nito, ang tamang paggamit, ang mga dapat at hindi dapat, at kung ano pa ang mga bagay na may kinalaman dito. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang heater? Ngayon, para sa kaalaman ng lahat, ito ay isang uri ng aquarium accessories kung saan ang pangunahing gamit nito ay base rin sa pangalan niya na heater. Ibig sabihin, pangpainit. Ano ang iniinit nito? Since aquarium heater ito, syempre malamang tubig po, no? Ngayon, ano nga ba ang silbi ng heater sa mga alaga natin? Accessories lang ba ito? Display sa tank? Para sa mga may ekstrang pera? O baka dagdag gastos lang sa bayarin sa kuryente? Pampasikip sa loob ng aquarium? Yan po ang tatalakayin natin ngayon. So huwag kayong aalis. Ipapaliwanag ko sa inyo isa-isa, detalyado, kung ano ang gamit, silbi, importansya, mga dapat at hindi dapat tungkol po sa heater. Sa mga hindi pa po nakakaalam, sa mga baguhan natin na kasamahan dyan, ang heater ay isa sa importante at pinakapangunahing gamit natin sa pag-groom ng mga isda natin. Totoo po, pag-groom. Sa maniwala kayo sa hindi, ang unang aspeto ng magandang isda ay genes. Pangalawa, ang tamang pag-aalaga. Sa tamang pag-aalaga, pumapasok ang salitang heater. Ang pangunahing silbi nito ay panatilihing stable ang temperatura ng tubig natin. No? May kakayahan din ito na patayin ang mga hindi magandang organismo na nabubuhay sa mga aquarium tank natin tuwing panahon ng taglamig. Mas pinabibilis din ito na ma-eliminate ang mga toxic chemicals katulad ng chlorine sa mga tank natin tuwing bagong water change tayo. Pero ang pinaka-importanting silbi ng heater para sa akin ay yung pagiging first aid niya. No? Kapag may mga sakit ang isda natin, katulad ng eksamita, white spot, fungus, bulging anus, hole in the head, duck lip, hole in the face, cloud eye, pop eye, at iba pa. Kung mapapansin nyo, lahat ng sakit na nabanggit ko, ginagamitan natin ng heater para mas mapabilis yung paggaling ng mga isda natin. Mga sakit ito na atin namang tatalakayin sa susunod na mga video ko. Pero sa ngayon, mag-focus muna tayo sa heater. No? Papaliwanag ko isa-isa sa inyo kung bakit naging isa sa mga importanteng accessories ang heater sa pag-aalaga natin ng mga flower horn fish. No? So, proceed na tayo. Para sa akin kasi, ang ideal na temperatura sa Pilipinas, na normal na temperatura, ay pumapalo ng 26 to 27 degrees, which is yung room temperature natin. No? Halimbawa, sa kwarto natin, walang electric fan, walang aircon, maayos ang panahon sa labas, yun, yung temperature natin nun, sa tubig, pumapalo siya ng 26 to 27 degrees. No? Pero kasi sa panahon ngayon, nagbabago-bago na yan. Kasi abnormal na yung ozone layer natin,
dahilan para maging hindi na stable kung ano man yung temperature natin. Minsan, magugulat ka summer, pero ang lamig. Diba? Tapos, June, July, August na tag-ulan, supposedly binabagyo, hindi bumabagyo. So, ibig sabihin, hindi na natin ganun na pe-predict kung ano yung, kung ano yung talagang ideal na temperatura ng environment natin, no? Ngayon, sa kadahilanan ng ito, yung mga isda natin na i-stress, nagkakasakit, ito yung silbi ng heater. Kapag may heater na nakakabit sa aquarium tank mo, pinapanitili nito yung temperatura ng tubig mo. Meaning, kung ang heater mo ay nakaset sa 27 degrees, for instance, halimbawa, nakaset siya sa 27 degrees, ito ay mananatili lang sa 27 degrees habang hindi mo tinatanggal yung heater, no? So, ibig sabihin, kahit na lumamig o bumagyo o umulan, umaraw, kung naka 27 degrees yung heater mo, magre-remain sa 27 degrees yung temperature ng tubig mo. Kapag ang isda mo ay nasa stable na temperatura ang tubig, mas malaki ang posibilidad nito na hindi magkasakit. At kapag hindi ito nagkasakit, tuloy-tuloy yung development ng isda mo. Mas mabilis na lalaki, mas mabilis na gaganda. Tandaan natin na kapag nagkakasakit yung isda natin, tumitigil yung development nito. Mula sa paglaki, maging sa pagganda. Minsan, inaabot pa tayo ng malas dahil sa yung mga sakit na kumapit sa isda natin, nagiging sanhi nung pagkamatay nila. No? So, katulad ng nabanggit ko, halos lahat ng sakit ng mga flower hornfish nangangailangan ng heater para gumaling o kaya hindi naman mas bumilis ang paggaling. Meron namang mga sakit na kung hindi mo gagamitan ng heater, hindi gagaling o magiging sanhi pa ng pagkamatay nito. Isang halimbawa na dyan, yung white spot, kung saan ang pangunahin lang at pinakamabisang gamot para sa white spot ay ang mainit na temperatura ng tubig sa tulong ng aquarium heater. Sa temperature na 30 degrees, kaya niyang pabagalin o kung hindi man patigilin ang pagpaparami ng white spot sa katawan ng mga isda natin. At sa temperature na 32 degrees, mainit yun, kaya niyang patayin o ma-eliminate yung bacteria na yon na kumapit dun sa isda natin. So, ganun lang kasimple. Ganun lang kaimportante yung heater para sa ating mga flower horn keeper, no? Isipin mo, simpleng white spot lang ikakamatay ng isda mo. Kasi, wala ang dunong, wala ang alam. Hindi mo alam ang tamang paggamit ng heater. No? Walang nagturo sa'yo. So, proceed tayo mga sir, no? Sa Buhay Flower Horn Group, lagi akong nagbabasa ng mga comment, mga thread, although hindi ako nakakasagot. Pero merong mga certain thread doon, mga certain questions na lagi kong nababasa. Isa na dito yung bakit ba nagkakasakit ang mga isda natin. Una-una, summer naman, 26 o 27, umaabot pa ng 29 degrees ang temperature ng tank ko, sabi nung thread starter. Para pa din sa kaalaman ng lahat, yes, opo, syempre, may posibilidad nga na maging ganito nga yung temperature ng tubig ng tank natin ngayon, lalo na kung araw at panahon ng summer, no? Pero katulad ng sinabi ko, abnormal na yung panahon natin ngayon. May mga panahon tayo na napakainit sa araw, pero malamig naman sa gabi. Ito yung gusto kong sabihin na bigla ang pagpapalit ng temperatura o sudden change of temperature ng tubig natin sa mga aquarium natin. 100% nakaka-apekto ito ng hindi maganda para sa mga isda natin. Kumbaga sa tao, galing ka sa initan, sa arawan, bigla ang naulanan, ang tendency, sasakit ang ulo mo, sisipunin ka, lalagnatin ka, tatrangkasuhin ka. So, simpleng explanation lang mga lods, ganun din po yung isda natin. No? Kaya nga po meron din tayong terminology
na water shop sa mundo ng aquatics. Pangalawa, sadyang malamig ang panahon. Tuwing panahon ng tag-ulan, tsaka panahon ng taglamig. Kadalasan, ito yung mga panahon na nabubuhay yung mga hindi magandang mikrobyo, bakterya o fungus o anumang tawag natin dyan, scientific term na tawag natin dyan, na nakakasama at nakakapekto ng hindi maganda sa mga isda natin. So masasabi ko na ang mga alaga natin ay vulnerable sa sakit kapag malamig ang tubig. Pangatlo, mga lodi, tuwing nag-water change tayo, maling procedure ng pag-water change kung saan na-expose sila sa mga toxic chemicals ng tubig natin o na-water shock sila, o kaya naman katulad ng binanggit ko sa taas na hindi magandang dulot ng biglaang pagpapalit ng temperatura. No? Yan yung mga isa sa mga dahilan kung bakit kahit na tag-init, eh nagkakaroon tayo ng mga casualty o nagkakasakit yung mga isda natin. Ito naman yung kadalasan na reklamo ng mga hobbies natin kung bakit para sa iba, ang heater ay isa lang dagdag na accessories, display sa tank, dagdag na gastusin sa kuryente, pero wala naman daw magandang epekto para sa mga isda nila. Unang tanong, Boss Van, may heater naman po ako. Bakit nagkakasakit pa rin yung isda ko? So syempre, unang sagot ko sa'yo, yung heater mo ba hindi sira? Tapos sasabihin mo, opo, hindi po sira, gumagana po, umiinit po. O ngayon, dito naman papasok yung tanong na, malinis ba ang tubig mo kahit may heater yan? Kailan ka ba huling nag-water change? Maayos ba ang procedure ng pag-water change mo? Maayos ba ang procedure ng pagpapakain mo? So, hindi ba nai-stress yung isda mo? Ito yung mga bagay na namimislook natin kadalasan kasi hindi natin pinagtutuunan ng pansin. So, isinisisi na lang natin basta-basta dun sa heater kasi nga may heater tayo pero nagkakasakit pa rin yung mga isda natin. Tatanong ngayon ng isang hobbyist, Sir Van, yung isda ko, hindi naman nagkakasakit kasi naka-heater naman siya. Pero ang problema ko kasi hindi siya gumaganda. Ngayon, ang sagot ko dyan, isinaalang-alang mo ba yung jeans ng isda mo? Baka naman hindi ganun kaganda ang jeans ng isda mo. Maaaring malinis ang tubig mo, maganda at stable ang temperature ng tubig mo, pero hindi naman kagandaan ang jeans ng isda nito. Ibig kong sabihin, kung maganda ang isda mo, alagaan mo ng maayos para tumuloy at gumanda at ma-reach niya yung maximum potentials ng igaganda niya. Kung hindi naman maganda ang isda mo, alagaan mo ng maayos, baka gumanda kumpara pa sa dati. At kung sadyang hindi naman maganda ang jeans ng isda mo, kahit anong pusay ng pag-aalaga mo dyan, importante mahal mo. No? Kasi kasabihan nga nating mga hobbies na talagang true blood hobbies, beauty is in the eye of the beholder. So, lahat ng isda natin maganda sa paningin natin, lalo na kung mahal natin. No? So, pangatlong tanong, minsan na-encounter ko, Boss Van, nagkasakit yung isda ko. White spot lang, simpleng white spot lang. Tapos sabi mo, Bro Van, kayang pagalingin ng heater. Heater lang. Oo, kaya pagalingin ng heater. So, bakit hindi po gumaling yung isda ko? Actually, namatay pa nga. Kahit nilagyan ko ng heater, sinet ko sa 32 degrees. No? Tanong ko dyan, unang-una, yung heater mo ba? Sure ka na yung heater mo na ginamit mo ay ginamit mo ng tama. No? Pag sinabi kong tama, sinunod mo ba yung mga tamang procedure? Sagot mo, opo. Sinet ko po sa 32 degrees. Naglagay ako ng asin kasi sabi mo, ganun ang gawin ko. So, okay. Sinet mo. Sinet mo ba naman kung na-reach ng tubig niya yung 32 degrees na temperature na sinet mo sa heater mo? Diba? So, kasi, ang nangyayari kadalasan, no, nakaset siya sa 32 degrees. Pero, hindi mo alam, ang nare-reach lang yung temperature, diba, nakaset siya sa 32 degrees.
ang nare-reach lang yung temperature, hindi umaabot ng 32 degrees. It's either 28 lang or 29. So kahit anong hintay mo na gumaling niyang isda mo, dahil sabi ko, pag nilagay mo sa 32 degrees, eh gagaling, hindi po yan gagaling. Bakit? Kasi nag-malfunction yung heater mo. No? Kadalasan nangyayari yan sa mga hobbies, lalo na yung mga heater na gawang substandard, kung anumang bansa yan gawa. Tapos hindi dumaan sa tamang quality control. At may mga case pa nga na hindi man niya nare-reach yung desired temperature na gusto mo. So yun yung unang case, no? Sinet mo sa 32 degrees, pero hindi umaakyat ng 32 degrees hanggang 28 degrees, 29 degrees lang. Malfunction po yun. Pangalawang case naman, sinet mo lang siya sa 32 degrees or 30 degrees. Pero mapapansin mo, halos kumulo yung tubig mo. So parang ang nangyari, sumobra naman yung init ng tubig mo. Kahit sinet mo siya sa 32 degrees, umabot naman siya ng 36 degrees. So ang sumatotal nun, nalaga yung isda mo, di ba? So yun yung pangalawang kadalasang malfunction sa mga heater natin. It's either hindi nare-reach yung tamang temperature or sumusobra naman dun sa sinet natin na temperature. Okay, di ba? Malinaw tayo dyan, no? Ngayon naman, may mga case naman na nag-PM sa akin. Sinasabi nila, bro Van, sinet ko sa 27 to 28 yung heater ko. Stable naman yung heater ko. Stable yung tubig niya. Talagang 27, 28, ganun po nga paalo. Hindi defective yung heater ko. Malinis yung tubig ko. Tama yung pagkain ko. Maayos yung pag-aalaga ko. Alam ko din na magandang jeans yung isda ko. Kasi binili ko to sa Thailand, maganda. Ito yung picture, ito yung video. So makikita mo maganda. Bakit? Ngayon, nung dumating, hindi siya gumaganda. Na supposedly, dapat, ang mindset ko, ang ina-expect ko, is gaganda siya. Lalo na tinututuan ko naman yung pag-aalaga. No? Ganito po yan. Lalo na yung mga import na isda. No? Kadalasan, ang isda natin, meron tayong tinatawag na kilite. Yun yung pabalbal na terminology na ginagamit natin. O, mahanap din natin yung kiliti ng isda natin. O, mahanap ko rin ang kiliti mo. Di ba? So, yun yung ginagamit natin na terminology. Yan din yung dapat na hinahanap natin, pinag-aaralan natin, pinag-eeksperimentohan natin sa mga isda natin na hindi gumaganda. No? Una dito, yung temperature ng tubig, which is big factor para sa development ng mga isda natin. I would suggest na try mong laruin yung temperature ng isda mo from 26 to 30 degrees kung saan siya gaganda. Aralin mo, for instance, 3 days 26, hindi siya nag-develop. Gawin mong 27, hindi nag-develop. 28, 30. Kasi meron siyang hinahanap sa environment niya na hindi niya mahanap dahil sa hindi natin na ibibigay sa kanya yung gusto niya. Dahil nga nag-focus tayo na sa sinabi natin na 27 to 28 o 26 to 27 yung ideal na temperature ng flower horn, na ng tubig na para sa flower horn. So yun nga, in-encourage ko kayo na pag-aralan nyo kung saan siya gaganda. Tapos mag-stick kayo doon, tandaan nyo yun kung saan na. At least, alam nyo na yung kiliti ng isda nyo, alam nyo na yung behavior niya. Yun yung tinatawag na self-learning. Tama ba yun? Yung ikaw na mismo ang nakakaalam at makakasagot sa tanong mo at ikaw na mismo ang makakatulong sa sarili mo na hindi mo na kailangang itanong doon sa ibang hobbies o sa akin, kasi sa araw-araw, ikaw naman ang nakakasalamuhan ng isda mo. Walang ibang makakakilala sa behavior ng isda mo, kundi ikaw. No? Meron din naman kasi totally na walang heater. Possible yon. Sobrang possible yon na merong mga isda na gumaganda kahit na walang heater. No? Kahit na biglang magpalit ang temperature, stable pa rin siya. Hindi pa rin nagbabago yung conditions niya
kung maganda siya, maganda pa rin. Meron namang mga isda na maganda, tapos biglang nagpalit yung temperature, lumamig, bigla na lang nagda-drop cook. Di ba? So, kailangan naka-stable yung tubig niya. So, sanayan po ang tawag sa mga ganong pagkakataon. Kaya nga meron na, ay, bro, Van, bakit yung isda mo, ang lamig-lamig ng panahon, ganyan lang ang filtrations mo, maganda pa rin, hindi pa rin bumabagsak yung mga cook. Sanay po yan. Yun lang po ang sinasabi ko sa mga nagtatanong. Sanay po yung mga isda ko sa ganong pagkakataon na tinitrain ko sila sa ganon na unang-una sa mga water change, constant water change, yung level ng tubig ng pag-water change nila. Lahat po yan pag-uusapan din natin sa next video ko. So, yun po yung isa sa mga explanations ko regarding po dyan sa mga katanungan na nabanggit ko. Ngayon, kung meron pong kulang, pasensya na po, no? Kasi this is a freestyle video lang. Ngayon, kung ano lang yung maalala ko, yun lang po yung sinishare ko sa inyo. Okay? So, mag-move naman po tayo sa do's and don'ts. Ito, importante. Do's and don'ts. Kasi, nung baguhan ako, naapektuhan din po ako nitong mga do's and don'ts na to. Ito yung mga dapat sinabi ko sa sarili ko na kung may nagturo lang sa akin noon, hindi ko po naranasan yung mga ganitong pagkakamali. So, ito po yung mga isishare ko sa inyo ngayon. Unang dos, mga friends, mga bro, invest in quality brand na medyo may kamahalan pero matibay, no? At subok na talaga. In this case, dalawang brand lang yung pwede kong ma-recommend sa inyo. Kasi kahit sinong veterans na tanongin nyo, kahit sino yung mga dating nag-flower horn, nag-quit, bumalik, o sino man yung mga pet shop owner na yan na nagkikerry ng mga heater na brand. Etong dalawang brand na to is talagang subok na talaga na matibay, no? Kumbaga, they perfected their product pagdating sa heater. Ito ay walang iba kundi yung Sera na heater at saka yung Eheim na heater. Ayan. Pwede pa rin naman kayong gumamit ng mga other commercial heater na nabibili sa mga pet shops nyo, like katulad na Shanda, Venus Aqua, mga ganyan. Pwede pa rin kayo naman gumamit nyan, no? Pero syempre lahat at your own risk, ano? Nasa inyo naman po yan, depende po sa budget nyo. Pero kasi kung ako ang tatanungin, kung may pera ako, ang bibiling ko is either Sera or Eheim. Ang Sera yata nasa 1,000 doon naglalaro. Yan, silang dalawa 1,000 plus 1,000. Doon sila naglalaro. No, pero sobrang sulit po gamitin ng heater na yan at talagang makikipag-away ka kapag nawala yan, kasi kapag nagkaroon ka po ng ganyang heater, hindi ka nagagamit ng ibang heater. No, malaki po yung benefits po ng heater na yan sa kung mag-heater ka sa aquarium tank mo. So, pangalawa, ang importante is lagi nating gawin, ugaliin na i-check if yung mga heater natin is hindi nagmamalfunction, no? Kung ayos yan, unang-una, syempre, no? Malalaman mo kung ayos ang isang heater mo kapag sinaksak mo. Unang-una, syempre, iilaw siya. Dapat, supposedly. So, katulad nito, sinaksak ko, hindi siya umilaw. So, sira na siya. This one naman, wow. Ayan, sinaksak ko siya. Kasi marami akong heater na defective. Yung mga, syempre, low budget din tayo minsan. Ayan, katulad niyan, umilaw siya, mga lods. No? Mabilis lang kasi iinit yan eh. So, yan yung unang-una mong gagawin. Better na, syempre, pag sinaksak mo, nakalubog sa tubig, no? Mali yung ginawa ko kasi sinaksak ko ng, para lang may pakita ko sa inyo na kapag unang-unang paano mo checkin yung heater mo is yung umiilaw yung indicator on niya. So, ibig sabihin, ayos siya. Ayan, natulad niyan. So, pangalawa, dapat pag saksak mo, umilaw,
i-check mo kung uminit. Uminit. Mabilis lang po yan iinit. Seconds lang, mainit na siya. So, ibig sabihin, ayos talaga siya. Ngayon, ayos siya, pero hindi mo alam kung nagmamalfunction. Di ba? So, iba namang procedure yon. Kung paano mo i-check kung nagmamalfunction yung heater mo. Ngayon, isa pang dos. No? Lagi mong i-check yung heater mo physically kung meron siyang mga lamat or biyak kasi unang-una vulnerable to sa pagkabasag dahil kadalasan yung mga ginagamit natin sa mga produktong gamit natin is babasagin na heater, no? So lagi mong i-check if may lamat siya o may biyak, wag na wag niyo nang gagamitin 'yon, mga sir. Baka makuryente pa kayo. O yung isda nyo, nag-ground yan minsan. Eh, syempre, kuryente, hindi natin pwede biruin yan. So, kung ako sa inyo, huwag nyo nang tipirin. Huwag nyo nang panghinayangan na gamitin yung mga biyak na heater. Totally, itapon nyo na. Kunin nyo yung cord. Magagamit nyo pa yan. Pero yung heater itself, huwag nyo nang gagamitin. Wala na kayong dapat panghinayangan dyan. So, tapon na. Susunod naman, isa rin sa mga kadalasang namimislook natin dahil hindi tayo nakafocus sa ginagawa natin o dahil hindi natin alam na may mga ganun-ganun ba lang mga sistema is i-check nyo if yung wire ng heater nyo ay walang tama. Hindi nakainan ng daga, hindi nabalatan, so walang shortage, no? Simple lang yon, pero minsan hindi natin na pagtutunan ng pansin. So, isa yan sa mga do's, no, kung paano natin i-maintain yung heater natin. And, syempre, para sa akin, ito na yung pinaka-importante kasi ito yung pinaka-komplikado, yung i-calibrate mo yung heater mo, yung thermostat niya. I-check mo yon. Ang ibig ko sabihin dito, sa mga hindi nakakaalam kasi, ang aquarium heater ay meron pong thermostat na tinatawag. So, yung thermostat na yon, ang silbi nun, ay pipigilin niya yung heater mo na, halimbawa, sinet mo lang siya sa 32 degrees. Kapag umabot na ng 32 degrees, yung thermostat na yon is mag-off. O mag-on. Parang ganun. Hindi ko alam kung ano yung exact kung ano. Basta yun ang silbi niya. Yung thermostat na yon, mag-off yung heater mo sa 32 degrees dahil na-reach na niya yung temperature ng tubig mo. Ngayon, kung sira yung thermostat mo, tuloy-tuloy lang yon. Yung 32 degrees mo, magiging 33, 34, 35, ganun. So, nagmamalfunction na po yung heater mo pag ganun. Ganun din, kapag ka hindi nare-reach yung temperature, na desired temperature mo, halimbawa, sinet mo naman ng 32, 29 pa lang, namatay na. So, may problema na yung thermostat mo nun. No? Si thermostat ang sisisiin mo. So, malfunction po yung heater mo na yon. So, kapag sinabi ko naman na calibrate, no? Calibration is makikita mo mostly sa ilaw niya, sa indicator niya, sa on and off lights indicator niya. Ayan, dyan mo makikita, no? Kapag binuksan mo yung heater, automatic dapat mag-on yung ilaw. Ngayon, pag naka-on na yung ilaw niya, syempre, sabi mo, hindi sira yung heater mo. Isiset mo siya, for instance, 30 degrees, sinet mo siya. Ngayon, yung heater mo, tuloy-tuloy lang dapat ang pag-ilaw niyan. Hindi siya namamatay. Not unless umabot na sa 30 degrees yung temperature ng tubig mo. So, ibig sabihin, pumitik na yung thermostat mo dahil na-reach na niya yung level ng 30 degrees, nagtrabaho na yung thermostat mo, pumitik na, pinatay na niya yung ilaw. Ang ibig sabihin, off na siya. Nag-automatic off na siya kasi na-reach na niya yung 30 degrees. Ngayon, kapag bumaba na sa 30 degrees yung water temperature mo, nag-29 na, mag-on ulit yan, yung heater mo, mag-automatic on ulit. Papupuntahin niya ulit yung 29 dun sa 30 degrees. Kapag ka nag 30 degrees, off ulit. Yun nga, kaya nga yung sinasabi ko na ang trabaho ng heater is
gawin niyang stable yung temperature ng tubig. So, malinaw tayo doon. Ganun ang trabaho ng thermostat. Ngayon, paano po yung sinasabi niyong calibrate? Paano ko ika-calibrate? Ako kasi nagka-calibrate ako, lalo sa mga gawang mga putyo-putyo lang na heater, no? Kina-calibrate ko siya sa pamamagitan ng manual calibration. Paano? Meron akong binibili sa mga pet shop na mga yung parang thermometer lang, water thermometer, no? Binibili ko 'yon. Kina-calibrate ko siya, nilalagay ko 'to sa tank, siniset ko sa 30 degrees, tapos nilalagay ko rin yung thermometer ng water thermometer doon sa tank. Tinitingnan ko kung 30 degrees ito at namatay na, dapat yung water thermometer ko is mamatay na din. So, meron akong isa dito, no? Na, teka, na hindi ko mahanap, pero naready ko na yon para sa inyo. Ito naman kasi, digital siya. Digital water thermometer. Digital thermometer. So, ilalagay ko lang ito sa labas. Sasausaw ko lang to. So, magre-register na dito kung halimbawa, kung ilang degrees na siya. 30 degrees ngayon. Kung halimbawa, itong heater na to is namatay na siya at in-indicate na niya na 30 degrees siya since sinet ko siya sa 30 degrees. Dapat, dito sa digital thermometer ko is 30 degrees din yung water temperature. Sa labas lang to, itong sinasausaw sa loob. No? Mura lang to, wala pang sandaan. So, that's ganun yung way ko ng pag-calibrate. Kung wala man ako nitong digital thermometer, meron naman ako yung mano-mano lang, yung parang ano lang, temperature, body temperature na pwedeng ilagay sa loob, no? Doon naman din siya. Sinasawsaw lang siya sa loob, tapos ganun din ang silbi niya. Pero yun kasi, parang body temperature lang talaga, body thermometer temperature lang na makikita mo gumuguhit lang, pahaba lang kasi yun, no? Parang 20 pesos lang yan o 30 pesos. So malaking tulong din siya para sa akin kasi unang-una nakakalibrate ko yung heater ko if hindi siya nagmamalfunction. And dos naman tayo mga lodi, no? Ay, don'ts pala, don'ts naman tayo mga lodi. So, isa sa common mistakes natin, lalo yung mga baguhan na hindi naman talaga marunong gumamit ng heater at nakikiuso lang, no? Yung tank nila is yung heater nila is tinatanggal nila sa tank nila ng nakasaksak. So, ang tendency nun, wag na wag mong iaangat ang heater mo na nakasaksak sa plug mo na gumagana at mainit. Wag na wag. Kasi po, sabi ko sa inyo, glass lang to. So, isa yun sa pinakamabilis na paraan para masira yung heater mo, no? Lalo na kung pag angat mo at mainit siya, ilalagay mo sa malamig na tubig, ang tendency, napakasimple, science lang talaga, mabibiyak talaga yung glass nung heater mo. Try mo, pag mali ako, quit na ako. Pero talagang ganon, wag na wag mong iaangat sa aquarium tank mo ang heater mo nang mainit pa o nakasaksak, tapos ibabalik mo o ilalagay mo sa tubig kasi magkakrak po yan. Talagang mababasag siya. So, goodbye heater ka na. Kahit Sera, kahit Iheim, wag na wag niyong gagawin yun. Ginagawa ko yun sa Sera, Iheim, mabilisan. Okay naman. Pero, kung ako sa inyo, wag po. No? Wag na wag. So, yan, isa sa pinaka don'ts na tip na may bibigay ko sa inyo. Yan. At kung sa tingin mo, pwede mo nang hindi panoorin ang video na to kasi may mga marami ka na natutunan. Well, mali ka, Lods. Meron pang isa sa importante na dapat mong ginagawa kapag gumagamit ka ng heater. Ano yun? Always use heater guard. No? Heater guard. Merong mga commercial heater na pag binili mo, may heater guard na. Pero meron namang mga heater na pag binili mo, bare heater lang at saka yung holder, no? Pero ang magandang balita diyan, meron po mga pet shop sa ngayon, kadalasan ng pet shop na meron silang mga binibentang universal heater guard, no?
Katulad nitong isang to, hindi naman, ito nung binili ko is wala naman siyang heater guard. So, since medyo may kamahalan yung isda na paglalagyan ko neto, bumili ako ng heater guard. Universal po siya, mga sir. So, di ba? Sukat na sukat. Around 50 pesos lang yata itong heater na to. Heater guard na to. Extra heater guard, no? Yan. Sukat po siya yan. So, bakit ko nire-recommend sa inyo na bumili kayo ng heater guard o bumili kayo ng heater na may heater guard? Bakit? Kasi, para, unang-una syempre, para dagdag protections kasi ito para sa mga isda natin. Kung hindi nyo panalalaman, merong mga case na napapaso po yung isda natin sa mga heater. No? Kadalasan yung cock nila pag dumikit sa sobrang init ng heater, pag dumikit dun sa heater yung cock nila, napapaso po yun, nalalapnos. Ang hindi maganda rito, hindi na po kadalasan bumabalik yung mga paso na yun, yung mga peklat na yun, yung mga lapnos na yun, no? So, kahit anong ganda ng isda mo, pagka ganun nang nangyari, magsisisi ka kung bakit hindi mo binilhan ng heater guard yung heater mo. So, ang payo ko sa inyo, since mura lang naman yan, took extra budget lang para sa heater guard, so, bilhan nyo na lang. Tsaka, pang matagalan po itong gamit. Hindi naman to nasisira, plastic kasi to, wag lang mabreak siya, pero kahit na itabi mo lang pagka hindi mo na kailangan, hindi siya nabubulok, hindi siya nasisira. So, pwedeng, very reasonable na bilhan nyo ng heater guard yung mga heater nyo. No? So, isa po yan sa mga, recommend. Isa pang common mistakes na kadalasan nakikita ko kapag may mga nabibisita akong mga bahay ng hobbyist na, halimbawa, katulad mga baguhan, ganyan. Nakikita ko may mga heater sila. Pero may mga common mistakes na hindi nila napapansin. Ano yun? Para sa akin, para sa lahat actually, always use heater na yung capacity niya is akma sa tank na paglalagyan niya. For example, hindi ka po pwedeng maglagay ng heater na 50 watts sa 100 gallon tanks. Bakit? Kahit na mamatay na yung isda mo, nakasampung palit ka pa, at nakasaksak 24/7 yung 50 watts mo na heater sa 100 gallon tanks o 50 gallon tanks, hindi niya ayang ma-reach yung temperature na i-decide mo doon sa tank na yon. For instance, nilagay mo to sa 100 gallon tank, itong 50 watts na heater. Pag nilagay mo yan sa 32, aamagin ka. Hindi mo marireach yung temperature na 32 degrees. Dahil sa capacity ng volume ng tubig na kailangan niyang painitin. Hindi niya kayang painitin ang volume ng 100 gallons sa 50 watts. Diba? Hindi ko ma-detail sa inyo, pero yun yung logic, mga sir, no? So, ako kadalasan, ang ginagamit ko is 100, 200, 300 watts. Ito, siguro mga pang 5 gallons, 20 gallons na, 20 gallons, ganun, 5 gallons, 10 gallons. Pero kapag ka mga 35, ganyan, magamit na ako 100 pataas na 100, 150, 200, 300. Since automatic naman kasi yan, namamatay, ay, mahal kasi sa kuryente. No, 300 watts. Bakit naman? Pag na-reach naman niya yung desired temperature niya, mag-automatic off naman siya. Di ba? So, yun ang akala ng iba, pagka malaki yung wattage ng heater niya, is mas mahal sa kuryente. Mas mabilis lang niya kasi mapapa-init yung tubig mo. So, matik, mag-automatic off din naman siya. So, titigil din yung consumption ng electricity mo. So yun, common mistakes yun, ng iba, baskala nila, basta heater lang. Hindi nila alam, meron niyang akmang heater para sa volume ng tank. Okay? And so next naman tayo mga lods, naubusan na tayo ng oras. Ngayon naman ang tanong, tanong ng karamihan. So, ngayon, compulsory po ba na magkaroon ako ng heater?
no? Sasabihin, tanong sa akin, compulsory ba na magkaroon ako niyan? Boss ba, duro ba ng heater? Para sa akin, yes. Yes, 100% yes, kailangan mo ng heater. In any emergency situation na may encounter mo, lalo pag may sakit ang isda mo, kailangan mo ng heater. Pero, depende. 100% kailangan mo ng heater, ha? Pero depende naman sa sinasabi ko. Ang sinasabi kong depende kasi depende kung kailan mo ito gagamitin. No, for instance, room temperature ka naman at nare-reach naman ng room temp mo yung desired temperature na ideal para sa isda mo, or buhay yung aircon mo sa gabi kung saan malamig, lumalamig yung temperature ng tubig ng aquarium mo, o kaya naman naka-outdoor setup ka kung saan mainit na sa araw at malamig naman ang temperature sa gabi, o kaya naman panahon ng tag-ulan, 'di ba, at taglamig. So it's up to you kung kailan mo siya dapat at hindi dapat gamitin base sa sitwasyon. Pero 100% sure ako na dapat ay meron ka laging nakahandang heater. Ngayon, kung meron kayong natutunan sa video na to, kindly click the subscribe button and the notification bell, nang sa ganon, ma-notify naman kayo sa mga susunod na video ko. Shoutout nga pala sa Lukban Payas, Flower Horn Keepers, sa t-shirt na ipinadala niyo sa akin. Maraming maraming salamat po. Once again, this is Juan Ramirez of Band Flower Horn YouTube channel. Heater. Heater.